Good morning, magandang umaga sa inyo. Ayun, bali, mag-uumpisa pa lang tayo sa panibagong yugto ng trabaho natin dito sa abroad bilang isang OFW. No? Ayun, bali, meron akong ipapa-ano sa inyo, babalita sa inyo, no? Kung ano nangyari sa atin. Yung pamangarap, bali, yung Facebook page po ng Rapski TV is na-hack po siya. Ayun, na-hack po. Bali yung nangyari to nung January 30. Yan, January 30 po. January 30, pagka gising ko, pagtingin ko sa lagi ko ina-update yung page natin sa Facebook. Nakalagay doon, may personal Facebook, no, yung sa personal kong account. Tapos nakalagay doon, you have no access, full access for Rapski TV. Yan, yun po yung nakita nyo sa monitor, no? Yun po yung nawala na po ako ng access sa Rapski TV. Yan, kaya yung Rapski TV team, pilit po talagang kinukuha yung page natin na yun. Kasi nga, nandun po lahat ang memory natin simula na nag-umpis pa lang tayo sa vlogging. Kasi kung napapansin nyo, kung nakikita nyo, no, puro mga sasakyan yung unang binablog ko. Ayun, binablog ko po yung mga sasakyan kung saan pa ako natatapos. Nag-umpisa na po tayo ron yung mga vlog natin na medyo umaano na po kasi yung pananalita ko ron, iba pa po kasi lahat naman po tayo siguro nag-umpisa, no, sa mga nagbablog. Nag-umpisa tayo sa mga iba yung pananalita natin. Yan, nakakamiss lang po kasi nga po, nandun po yung memorya nang nag-umpisa pa lang ako sa vlogging. Ganun, nakakalungkot nga pong isipin na nakuha ng ibang tao yung page natin. Tapos lumalabas ho ron yung mga skandal na hindi naman ako may gawa. Lalo na't nandito ako sa Middle East, no, sa Kuwait. Medyo nag-aalala po ako nung kasing bawal dito yon. Lumalabas siya na hindi ko naman pinupost. Ayun. Baliho, gumawa kami nung hakbang nung February 2. No? February 2 na po. Kasi po, hindi namin alam ang gagawin kasi wala man po kaming kilalang IT o mas maano pa na talagang pwedeng mabawi yung ano namin, yung page namin. Hindi po namin alam kung paano po gagawin nun. Ayun, meron pong isang nag-message sa akin. Ayun, sinabihan po ko na ganito gawin mo. Yun, shout out kay Madam C. Madam C, maraming salamat po kasi malaking tulong yung sinabi niya sa amin. Sinundan namin yan, yung sinabi niya, yung message niya na once na pinasok kayo ng hacker at na-hack na po, nakapasok na po sa inyo, no, gawin niyo po agad yung baguhin niyo yung email niyo, yung Gmail niyo, at baguhin niyo yung password niyo. Once na nakapasok po yung hacker, huwag nyo lang po babaguhin ang password nyo. Kasi pwede po siyang ma-retrieve. Pwede po siyang ma-retrieve kahit baguhin nyo password nyo sa mga account nyo, sa mga Gmail nyo. Ang nangyari po kasi sa amin, binago lang namin yung password namin. Ayun, sa katunayan na naniniwala kami na parang kasi wala pa po kaming idea sa mga ganun. No, kasi napasok na po siya. First of all, napasok na po siya. Una pa lang. Kaya nagulat ako bakit naging admin siya. Ngayon yung administrator natin ginawa ng paraan agad. Nung nakapasok na po siya, yan, ito po sa screen, yan, makikita nyo, naging admin na po siya. Tapos yung nasa baba po niya, yung nakikita nyo, yung boss. Siya na po yung mayawak ng control. Hindi po namin alam kung paano po nangyari yun. Unang attempt niya na pumasok sa admin, nagawan po namin ang paraan yon na delete po namin siya, na-remove po namin siya dun sa admin na yon, no, hanggang sa ayun, inayos namin. Ang binago lang namin yung password. Yun lang po yung pagkakamali namin, mga rap, sa password na paggawa namin. Hindi naman pala sapat yung password, dapat Gmail din. Ayun, no, nagpapasalamat ako kay Madam C kasi nga natulungan niya ako na kumuha ng idea. Yun, nung February 2, nagawa namin yun. Binago namin yung email at password. Simula noon, mga pinag-observa namin hanggang ngayon.
wala na po nagpo-post ng mga scandal. Hindi na po siya nagpo-post. Na-stop po namin at sana naman po matigil na po yun. Yung mga post niya kasi hindi naman po ako may gawa nun. Ayun, natigil na po siya. Ayun, kaya gumawa po ako ng video ngayon kasi yung mga video po natin na naka-pending sa Facebook, hindi po namin maipasok sa page natin kasi nga mo naka-block. Kaya nga po nag-iisip kami kung gagawa ulit ng bago or hihintay namin yung report sa Facebook kasi nireport na po namin siya mga rap. Yan, nireport na po namin siya. Ang medyo nakakalungkot lang ho. Nag-report kami nung 31. Ang tagal ho ng reply, mga 2 days. Yun. Tapos so, ayun. Tinanong niya kung anong page yung na-hack. Eh, samantalang nasabi ko na po sa unang report namin, eh, yung Rapski TV. Inulit niya ulit kung anong pitch yung na-hack. Ngayon, hinihintay pa po namin yung second ano namin. Yun na lang po yung pag-asa namin kung maibalik po sa atin yung page natin sa Rapski TV, no, sa Facebook. Masaya pa rin po ko kasi kahit ganun, habang maaga pa po, no, kahit ganun pa po yung subscriber natin, no, medyo malaki na po yung subscriber ng Rapski TV page na sa Facebook. Ayun, kaya nagpapasalamat po ko sa lahat ng sumuporta doon. At humingi rin po ako ng pasensya sa inyo kung ano man po yung nakikita nyo ron na hindi naman po ako may gawa. Ayun. Eh, inano ko na po yan sa ano, sa Facebook natin na nag-announce na po ako ng isang araw na na-hack po yung Facebook page na yan. Yun po, pari po sa mga nagtatanong kung paano na-hack yun ano. Mayroon po kasing papasok sa email nyo na kung ano man na mag-offer ng ads, no, tas mag-aalok, no. Kasi mostly sa email mail lang 'yon, sa Messenger lang lumalabas 'yon, no, mga rap. Ngayon kasi iba na. Sa Gmail na siya lumalabas kasi sa atin pag Gmail talaga legit, 'di ba? Ayun ang una namin. Ayun, mag-o-offer ng kung ano-ano, ganyan-ganyan. Once na kumagat ka at sumunod ka sa gusto nila, no, mayroong ipapaklik sa iyo na advertisement, ganun-ganun. Ayun, doon na po sila umpisa nakapasok. Kaya payo ko lang po, no, sa mga nagba-vlog diyan, ng mga small vlogger diyan. Kung ano man po, ganun po yung nangyari sa amin. Wag na po muna kayong mag-a-accept kung ano yung gimmick. Ano niyo muna po, alamin niyo po muna at ano kung sino ba yung tao na yon. Huwag po kayong kakagat sa mga sinasabi nila, sa mga message nila. Ganun po kasi nangyari sa amin. Isipan nyo po maigi muna na Facebook lang po talaga na may karapatan na pumasok sa ads nyo. Pagka na ano na monetize po kayo, doon pa lang po yun mag-uumpisa kung paano ang proseso. Huwag po yung ibang Gmail o ibang account ang mag-uumpisa magsabi sa inyo ng mga ganun. Yun po, ganun po yung nangyari. Kaya sinishare ko lang po sa inyo para next time kung may magaganon kasi, magaganon sa inyo, no? At least maiwasan po natin yun. Medyo masakit lang po talaga kasi hanggang ngayon hindi ko po pumatanggap yung ganong page natin, eh, nawala ng ganon lang. Pinaghirapan po natin yun, eh. Saka yung page na yun ng Rapski TV, itong Facebook, ito po yung ano, yung daan o nagbibigay ng daan, no, sa mga OFW na nasasakay ko, kung kamusta yung mga amo nila, kung nakikita nyo naman kung mabait, no, yun, para po sa mga OFW itong content natin, tapos sa mga lakad ko at yung nangyayari dito sa Kuwait at yung mga sasakyan, yun po yung content ng Rapski TV. Wala naman po masamang intention ng Rapski TV kundi para po sa mga OFW natin na nagtatrabaho sa Arab countries. Yun nga po, saka nga po lang na punta tayo sa mga nanay, no, yung mga kasambahay na nasasakay natin, no. Naging viral yung pagkamatay ni Jubilee, no, Ranara. Yun. Condolence po mula sa Rapski TV. Ayun. Baliw si Jubilee, dito po yun sa amin nagtatrabaho, dito sa bansa na to, sa Kuwait. Kung napanood nyo po yung desert na kabad, yun, may bahay, yun.
kung ano po yung dinaanan ko, kung napanood niyo po yun, kung ano po yung dinaanan ko papunta doon. Ganon din po yung lugar kung saan po natagpuan yung bangkay ni Jubilee na sunog. Bali po kasi may nag-interview dito na babae. In-interview yung kung saan natagpuan si Jubilee. Yun. Ang bali ang natagpuan si Jubilee po, yung bakala na truck. Ang bakala mga lap, kung naanin nyo yung mga sinasabi ko, no, yung bakala, tindahan yun sa gitna ng kalsada. Sa gilid ng kalsada, sorry. Yun. Kasi yun, papunta ng Riyadh, papunta ng ibang lugar, malalayong ano. Wala silang maistapan na tindahan at walang convenience store doon. Ang nandun lang po yung mga truck na may mga tinda. Yun, sa gilid ng mahabang kalsada. Ngayon si Jubilee natagpuan doon sa malapit sa bakala, malapit sa kalsada. Hindi po po parting disyerto. Sa likod doon, disyerto na po. Yun, yun po yung salmi. Ang salmi po kasi dito sa amin, malapit na po sa mga second hand na sasakyan. Yung nabibili mo ng mga pyesa, mga makina. Doon po yun sa disyerto yun. Kung napanood po yung kabad, no? Kung malimbawa, dito yung kabad, pa kaliwa ako, parte lang po siya ng pakanan. Yan. Kung ano po yung lugar na napunta natin ng kabad, ganun din po yung napuntahan ni Jubilee kung saan siya natagpuan patay. Yung condolence po sa inyo, sa pamilya po ng OFW natin. Ano? May mga ganyan po kasi talaga na hindi naman po talaga 100% mabubuti mga tao dito sa mundo. No? Lahat po talaga ng bansa nakakaranas ng ganon na ano, may masama, may mabuti. Pero lamang ang masama. Sana naman, no, hindi ganon kasi dito kasi iniisip namin sa lahat ng mga naano namin na experience namin sa pang-araw-araw namin pamumuhay rito. Kung napanood niyo po yung mga vlog natin, ano, yung back to back, no, yung pangalawang episode doon, yung pangit po yung nangyari sa kanya, may pinuntol lang po ako doon. Kasi nga po bawal dito. At meron pa po sanang mga guest tayo na small clip na sasakay natin mga kabayan na hindi ko pa po napopost sa Rapski TV. Oh, by the way po, nakikiramay po ang Rapski TV kay Jubilee Ranara. Yun. At sa mga OFW, lagi po kayo mag-iingat. Basta, pinunta nyo rito, trabaho. Trabaho lang po, trabaho. Marami yung mga guest tayo, no, na gusto ko pang ipasok sa Rapski TV. Kaya nga po, na-stop siya. Hindi ko po namin siya maipasok kasi nga po yung account namin in-hack. Yun. Sa mga subscriber ng Rapski TV na naghihintay sa Facebook page natin, yung video nila, hindi ko po maipasok. Dahil inihintay ko pa po kung ano po yung final. Kung gagawa ulit kami ng bago or may babalik sa atin yung page natin. Hintay nyo lang po at update ko po kayo. At sa mga tao na sumusuporta sa Rapski TV, mga tropa ko, yan, kina Jonathan, shoutout sa inyo, yan, sa mga kapatid ko, bakit nagtataka, kasi nasa ibang bansa rin sila, hindi nila alam yung nangyari sa page natin, bakit daw puro ganun malalaswa ang pumapasok, sabi nila, mawawalan daw ng viewers, ba't ganun, hindi nila alam, no, sinabi ko lang, ho, nanak yung Facebook, nagulat sila. Kasi pilit po namin talaga nire-resolve ng administrator natin yung page natin, sinisave natin para sayang po eh, nanghihinayang po talaga ako sa page na yun kahit hanggang ngayon di pa rin po ako makapaniwala. Ayun lang po yung mga payo ko sa inyo, no, para hindi umahak yung Facebook page nyo, yung double security nyo, may pag once na may pumasok agad sa ano nyo, sa page nyo at nakita na yung access niyo, naging admin na siya. Palit agad. Huwag niyo na pong patagalin. Palit agad ng email, Gmail account, palit agad at password, palit agad. Huwag niyo na pong patagalin kasi doon po nakakakuha ng mga scam, yung mga hacker ng opportunity para makuha yung page niyo at hindi niyo na may babalik sa inyo. Papasukan na kung ano-ano. Lalo na pag na mga nasa ibang bansa, no, doble ingat po lagi.
lalo na sa Arab countries. Yun, na-stop namin yun. Na-stop namin. Kasi nagpalit kami ng password at email. Hindi na siya nagpo-post. At yun lang po sa mga nagmamaneho dyan, sa mga lahat ng mga OFW natin dyan, ano? Kung saan manda ko kayo naroon, lagi po kayong mag-iingat. At sa lahat lalo ng mga nagmamaneho dyan, katulad ko, no? Ano mang profession nyo, lagi po kayong mag-iingat. Drive safe po palagi, mga rap. At lagi po natin tatandaan, lagi ko po sinasabi sa mga vlog ko to, no? Na laging may naghihintay sa atin, pamilya natin sa Pinas, kung saan man dako man, no? Ngayon lang po, mga rap, at sa mga ano, mga subscriber na rap, pasensyaan nyo na po. Aminado po ako, medyo kasalanan po natin na hindi natin na-secure yung pitch natin. At yun po, humingi po ng pasensya ang Rapski TV para po sa lahat ng mga subscriber na nandun sa Facebook page natin. At salamat din po sa mga tumatangkilik ng Rapski TV. Wala naman po masamang intensyon na ang page natin, no, ang content natin. Magbigay lang po ng kaginawaan, mga balita, kung ano nangyayari sa mga kababayan natin na nagtatrabaho bilang isang nani, kasi ang nani po talaga pinakamahirap na trabaho rito. Hindi po kasi kami katulad na nasa labas. Kung nakikita niyo yung mga vlog ko, may mga nagtitinda sa mall, nagtitinda sa mga reception sa mga ano, sa mga showroom, yan. Yan, mga okay po sila, may mga pamilya sila, asawa nila, magkasama sila. Hindi katulad ng nani, talagang nasa bahay sila ng employer nila. Yung iba hindi nakakalabas, yung iba nag-iipon, at yung iba hindi pinapayagan ng amo nila. Yan. Kaya ingat po palagi. No, sa mga nani na subscriber natin dito, pagpasensyahan nyo na po kung nakaano kayo sa Rapski TV. Update ko po kayo kung makukuha natin yung pitch natin. At yun lang po. At salamat po ulit.